Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikisa sa Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Sa atin pong pagmimisa ngayon, inaalaan natin, pinapasalamatan ang Diyos sa mga martir na sina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga nag-alay ng buhay nung ang Kristyanismo ay inuusig pa ng Imperyo Romano. Sumunod sila, lahat tayo dapat susunod sa halimbawa ni Kristo handang mag-alay ng buhay sa Diyos at para sa kagagaling ikaliligtas ng kapwa-tao. Mga gilig kong kapatid, pagsisihan natin ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang sa Diyos, pagtataksil natin sa Kanya, pagkalimot, yung tayo sumusunod sa Kanyang kaaway, mga Diyos-Diyosan. Hilingin natin kapatawaran sa Panginoon na walang hanggan ang Kanyang pagmamahal at awa sa ating lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa inyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin ninyong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, kundi nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba namay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos ang paghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y tinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang puon ay dakila na nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya, "Siya'y karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa." Wika nila, "Ipinagpatayo pa at niya tayo ng isang sinagoga." Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan ng kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin. Gawin mo ito, ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya,
Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong lalaking kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po yung ating binanggit dun sa Alleluia? Sabi natin, kailaki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y ibinigay. God so loved the world, He gave us His only Son. Mahal ka tayo ng Diyos? Hindi. Mahal ka tayo ng Diyos? Salamat, sister ha. Tumagot si sister. Kayo kayo hindi mahal ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos. Huwag natin niyang kalilimutan. Dapat lagi natin taglayan araw-araw na tayo ganun na lang kamahal tayo ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Ibinigay ang kanyang sariling anak. Bakit ho? Para tayo maging anak niya. Anak ka kayo ng Diyos? Yun, sumagot din si sister tsaka ilan. Ano, tahimik ang sagot naman ng iba siguro, no? Ano pong ginagawa ng anak ng Diyos? Ano pong ginagawa ng mga anak sa Ama? Yun yung ating salmong tugunan. Ano yung salmong tugunan? Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Pakisabi nga, handa akong narito, upang sundin ang loob mo. Ako gustong-gusto ko sa English. Here I am, Lord, I come to do your will. Sino nagsabi niyan? At sinabi niyan, lagi niyan sinasabi yan. Walang tigil sinasabi yan ang kanyang buhay. Sino nagsabi niyan? Here I am, Lord, I come to do your will. Walang hanggang sinasabi yan ng anak sa Ama. Ang anak, yung laging tumutupad sa nais ng Ama. Una, ang nais ng Ama, laging pagmamahal sa anak. Pangalawa, ang anak, sapagkat alam niyang mahal siya ng Ama, kailan may hindi sisipayuin ng Ama. Di ba gano? Kaya pag tayo mga ama, pati kami mga pare, walang asawa ay ama sapagkat kami dapat mangalaga sa buhay. At ang buhay mahalaga kapag nagmamahalan. Yan. Pag kami tayo mga ama, kung hindi natin hinahangad ang pagmamahal sa mga anak, walang kwenta tayong ama. Ang amang tunay ay ang Diyos. At tayo namang mga anak, kung tayo talaga anak ng Diyos, tutuparin natin ang kalooban ng amang Diyos. At ang ating ama ay dapat larawan ng amang Diyos, katulad ni San Jose, na amang turing ni Jesus. Kaya nga, si Jesus naging tao, para tayong mga tao ay maging anak ng Diyos. Kaya tayo ipinahibilin sa mahal na rin, mahal na bilin. Kaya, ano dapat sabihin natin, kaysa ni Jesus na ibinigay sa atin dahil mahal tayo ng Diyos, here I am, Lord, I come to do your will. Kung narito sa atin si Jesus, ganyan lang sasabihin. Ganyan ka laging ginagawa natin mga Kristiyano. Si tayo Kristiyano dahil tayo kay Kristo. Nagkakaisa tayo kay Kristo. Talaga ka nagkakaisa tayo kay Kristo, tayo kay mga anak ng Diyos, na mahal ng Diyos at nagmamahal sa Diyos kaya tinutupad ang kanyang kalooban. Si San Pablo ay medyo nakapansin na siya. Kaya sinulatan niya yung mga taga-Korinto, yan ang unang sulat niya. Tungkol sa babanggitin ko sa inyo, hindi kayo maaring purihin.
Hindi kaaya-ayang ginagawa ninyo, sabi ni San Pablo. Bakit? Pag sila nagkakasama-sama, sila'y nagpapangkat-pangkat. Hindi naman masama yung maggrupo, no? Magpangkat-pangkat. Ang pamilya'y pangkat din eh. At nilikha ng Diyos ang pamilya para magkaisa. At ang pamilya dapat ay kaisa ng ibang pamilya. At ang pamilya ay nagkakaisa dapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay isa. Doon tayo pupunta eh. Ang umpisa ng pamilya. Ngayon po sinisira ang pamilya sapagkat ayaw sa Diyos, no? Nabalitaan kung kayo nagpapangkat-pangkat sa inyong pagkitipon at nagbubukod-bukod. Yun. Ang tanda ng pagbubukod-bukod, pag sila nagtitipon, nagkakainan sila eh. At ang maganda noon, alam niyo ang pagkain, dapat una sa lahat, yan ang nakita natin sa mga Hudiyo nung sila nasa ilang, ang nagpapakain ay ang Diyos. Ngayon baga, sino nagpapakain sa atin? Siguro sabi nyo, ay di, ang kwan, pure foods. Nagpapakain sa atin, CDO. Ay kung wala yung mga baka na pinanggalingan ng pagkain na yan, ay di, wala ding mga makakain tayo. Siyempre, nagpapakain sa atin mga magsasaka. Ay kung wala yung magsasaka, yan ang nagtanim lang, yung itinanim nila, hindi naman galing sa kanila eh. Lumago yan, sasabihin ng magsasaka, tumulong lang naman ako. Lahat ay galing sa Diyos. Pagmamahal ng Diyos sa atin, pati ang ating lakas, pati ang ating kakayahan na magbungkal, ang ating kakayahan na mag-ani, magluto, lahat ay galing sa Diyos. Walang mabuting bagay na hindi nang galing sa Diyos. Lahat sa Diyos. Utang natin sa Diyos, kaya tayo dapat magpapasalamat sa Kanya eh. Pero nakakalimutan natin yan. Kaya pag tayo kumakain, nag-aagawan. Ay dapat kung galing sa Diyos, napakabait ng Diyos, tinanggap natin pati ang ating lakas, ang ating talino, lahat, pati ang ating yaman, ang ating kakayahan, yan ay dapat pagmamahal din ng Diyos sa kapwa-tao sa pamamagitan natin. Dapat lahat ay pagmamahal sapagkat tayo nilikha dahil mahal tayo ng Diyos. At tayo mabubuhay sa Diyos, mabubuhay tayong patuloy hanggang sa buhay na walang hanggan sa pagmamahal ng Diyos. At dahil magmamahal din sa Diyos at magmamahalan tayo. Kaya, pag may kainan, at yan o, lagi binabanggit sa banal na kasatay, pagkain eh. Para malaman natin, tayo kumakain para magkaroon ng buhay. Hindi tayo nabubuhay para kumain. Hindi, para magkaroon ng buhay. Ang buhay na yung galing sa Diyos, kaya pagkain, nanggaling, lahat ng inanggaling sa Diyos, pagmamahal niya. Kaya dapat magbahaginan, magbigayan, magtulungan, magdamayan. Ayan sabi ni San Pablo, kayo may mga tao dyan nagdadala ng masasarap na pagkain, hindi binibigyan yung mga mahirap. Kaya nagkakahiwa-hiwalay. Nagkakahiwa-hiwalay. Alam ninyo, nung makalawa, pinagdiwang natin ang banal na krus. Ano? At yan krus ay dapat tanda natin, kinukurusan natin lahat ng ating sarili. Anong tanda niyan? Tayo yan kay Kristo. Sapagkat krus ay si Kristo. Iniligtas tayo sa pamamagitan. Ano yung krus? Yung krus may yan, vertical part. Yan ang ating relasyon sa Diyos. Dapat manatili yan. Yung horizontal part, ayan ang relasyon natin sa kapwa-tao. Lahat galing sa Diyos at dapat bumalik sa Diyos, lahat ay gagamitin natin para tayo magkaisa bilang mga tao. Pag tayo naghumiwalay sa Diyos, hiwalay din tayo sa kapwa-tao. Pag inangkin natin, halimbawa pagkain, gawa ko yan, pinaghirapan ko yan, akong bida dyan, wala ang Diyos, hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos, ay sabi, bah, meron kong kilalang ganyan eh, na nakasama ko sa pilgrimage, taga-Amerika, Pilipino, Pilipinang doktor na matanda na. Aba na, sabi sa akin, Father, samahan mo ko. Sige, samahan ko sana sa mga simbahan, dahil nasa Roma eh. Ayun pala yung naiinip dahil sa simbahan ko dinadala. Father, wala ba napupunta dito sa Roma kundi mga simbahan? Ay, akala ko yung nagpipilgrimage kayo. Ay, hindi, gusto ko makapunta sa Gucci.
mamili. Ayun, sabi ko, hindi ko yan alam kung saan ko'y dadalhin. Hindi ako napunta sa mga ganyan eh. Pero, sinamahan ko, bumili siya. Isang jacket. Ay, kaganda nga naman. $30,000. Nagulat ako. Bago sana nabigay, ay, kamalo yan. Father, pinaghirapan ko ito. Kailangan, gamitin ko naman ito. Ay, kaya pala yung nag-iisa siya nagdadala, hindi niya kasundo yung kanyang mga anak. Ngayon, ay, di pa, nalungkot ako kasi sa kanya. Pinaghirapan ko ito. Kaya tamasan ko, magpapakasasa ako. Ganun nga ang kanyang buhay. Nung bumalik siya sa Amerika, dala niya yung kanyang pinimula. Isa lang yun, yung $30,000 na jacket. Nabalitaan ko, namatay. Pagkarating sa Amerika, namatay siya. Say, ano kayo nangyari sa mga pinamili niya? Siguro pinag-away-away ng mga kapatid, magkakapatid. Yan, pag sinabi natin, akin ito, gagamitin ko ito para magpasarap ang aking buhay. Makasarili yan eh. Wala kang pakikipagkapwa-tao din. Eh kung nalaman natin, ako'y matalino, pero ito'y galing sa Diyos, gagamitin ko ito para magsilbi sa tao. Eh kapag kayo matalino, ginamit mga sabi, akala mo iyo yan. Pagsasamantalan mo yan, gagamitin mo yan para wasakin ang ibang tao. Nangyayari yan sa ating paligid. Yan. Pinag-usapan lang ay pagkain, pero yan ay buhay. Anong yung krus nga? Kailangan, huwag kalimutan, galing ang lahat sa Diyos. Ibabalik natin sa Diyos lahat yan. Kaya gawin natin lahat sa Diyos. At yan, hindi naman natin, wala namang magagawa tayo sa Diyos sapagkat ganap na siya. Pero ang gusto niya, yung ginawa niya sa atin, gagawin natin sa kapwa. Ang kabutihan na gagawin natin sa kapwa ay galing sa Diyos. At mabuti tayo kung tayo kasangkapan ng Diyos sa kabutihan. Kung tayo masama, kayo tayo kasangkapan ng demonyo sa kasamaan. Sino ang nasa atin? Si Kristo pinadala para ganyan tayo, kaysa tayo ni Kristo. At anong paraan ginawa din ni Kristo para tayo makaisa niya? Yan, sinabi pa rin ni San Pablo noong binabanggit yung pagkakahiwa-hiwa ng mga tao. Yan ang nangyayari na sa atin ngayon, ha? Sabi na siya, ito ang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabi siya'y ipagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinaghati-hati, at ibinigay at sinabi, tanggapin ninyo ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gawin ito pag-alala sa akin. Pakikisa natin kay Kristo, kaya tayo nagkukulos lagi, pag tayo kumain at ang ibig sabihin pag tayo nabubuhay, yan. Kung ang tinapay ay buhay, tinapay galing sa Diyos, yan ay katawan ni Kristo, ibinibigay sa atin upang tayo maging katawan ni Kristo, ang buong buhay natin ay ibigay natin sa kapwa. Katulad ng ganun lang pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya yung sariling anak. Tayo mga anak din ng Diyos, ibinibigay tayo sa bawat isa. Tanda ng pagmamahal ng Diyos. Alam niyo, kung tayo gayaan, laging kabutihan, pagka Diyos ang ibinabahagi natin sa isa't isa, tapat tayo sa Diyos, yan ang panalangin, at tayo mapagmahal sa kapwa, gumagawa tayo ng mabuti, napakaganda ng mundo. Walang gutom. Walang magkakasakit. Yan, kaya doon sa Ebanghelyo, narinig natin, hindi Hudiyo yun ang lumapit sa kanya, na mayaman. Makapangyarihan. Isang opisyal ng hukbong sandatahan ng Roma, lumapit sa kanya. Kapitan ng hukbo ng Romano na may aliping mahal. Aliping mahal. Alipin niya. Hudiyo siguro yun. Pero Romano, hindi Hudiyo nagsabi. May sakit ang alipin. Nasa bingit ng kamatayan. At nalinig niya si Jesus, lumapit siya kay Jesus. Sana po ay pagalingin ninyo siya. Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako sa iyong lugar. Wag na po, ako po'y hindi karapat-dapat. Anong katangian noong makapangyarihan, talagang kilalang pinuno sa lugar na yun dahil siya'y sundalo ng impermano? Siya'y makapangyarihan. Anong katangian niya?
sa harap ng Panginoong Jesus na yan ay hindi kinikilala ng mga Hudiyo, mababang loob siya. At sapagkat siya'y mababang loob, gumagawa siya ng mabuti sa kanyang alipin. Tayo mga nagsisimba, mababang loob baga tayo na lumapit kay Jesus, lumapit ba talaga tayo kay Jesus? Ano ang tarato natin sa mga katulong natin? Marami sa atin, nagsisimba nga pag Linggo, pero ang katulong natin, hindi natin pinapasimba sa Linggo eh. Ito, mababang loob, lumapit kay Jesus. At talagang, tunay, sinabi ni Jesus yan, humanga si Jesus na mangha. Yung pamangha niya, natuwa siya sapagkat yung taong yun ay hindi nakita sa mga Hudiyo. Mababang loob, makapangyarihan, pero nagpakumbaba. Kailangan niyang tulong ng nakilala niya ang makapangyarihan sa kaysa kanya para sa alipin. Yan, tinuturo sa atin mga gilikong kapatid. Tayo ay nagkakasama-sama sa paghahati-hati ng tinapay, Eucharistian. Si Jesus yan, anak ng Diyos, imigay sa atin para tayo maging mga anak ng Diyos. Kailangan natin niyang krus. Pagdadasal lagi sa Ama, pagmamahal sa kapwa, yan ang tanda ng Kristiyano. Hindi nagkakanya-kanya, nagrugrupo-grupo laban sa isa't isa, nagyayabangan, nagpapasikatan. Hindi. Kung sino man ang mas maraming biyayang tinanggap, lalo higit siyang dapat maging lingkod ng lahat. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, ibinigay kanyang anak, at tayo magiging anak din, ang anak ng Diyos, anong sinasabi? Here I am, Lord. I come to do your will. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga gilikong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-aalay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalob ninyong aming sambahin ang ngalan ninyo ng may katatagan sa pamamagitan si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na kayo ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat ninyong kanilang matularan ang inyong anak na nagkain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa inyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa inyong higit, sa inyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng inyo po Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga ragad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kahit inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang karis na kakalob ng kaligtasan, kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyo pong minarapat at tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoon Jesus, ating ialay ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapamakan. Sinabi niyo po sa inyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag po ang aming makasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyahan niyong kalooban, nabubuhay at nag-aari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbatian tayo at maghahandang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoon Jesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa Kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa lahat ang dami kung yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag ng antong at payapat may gala sa maalab na hudyog ng pag-ibig. Hinahanap kita sa kikapwa at siyang tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay diwa sa paglalakbay sandigan lakas at ibay laging awit ang sagisag ng mabuhay sa lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Hinihiling namin kaming pinaghaharian ng inyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbabang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano. Sa pamamagitan si Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan.
Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos naming pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ika-apat, simula po noong September 14 hanggang 22 ay sinasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalaman ng hapon, araw-araw at ika-anim ng gabi kapag Linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng inyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo mapayapa, taglangilaga pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos.